Hello guys, andito na naman ako. Magbibigay lang ako sa inyo ng mga tips para po sa ating mga kababayan na nagbabay online. Kasi po, sa panahon ngayon, kailangan magiging smart tayo sa pagbili ng ating mga gustong bilhin. Kasi yung pera na yan, is pinaghirapan po natin yan. Okay. Kasi po, marami po talagang nagsisell online na minsan po na ang pinapakita or pinapost nila na picture, pag nag-order po kayo, pagdating po sa inyo, hindi po yun yung binibigay nila. Okay? Kumbaga yung picture na pinost nila sa kanilang page or sa kanilang Facebook is parang ginawa lang nilang ano yon, props yung tawag doon. Na pag umorder ka, yun ang gustuhan mo, pagkatapos ibibigay sa'yo ay hindi yun. Okay, kumbaga similar or kamukha lang. Okay, kaya ingat tayo mga guys, kasi marami po talagang gumagawa ng ganyan dito sa mundo, hindi lang po dito. Okay, kaya kailangan maging smart tayo. Mas smart tayo doon sa nagbebenta, kasi tayo yung may pera. Tayo yung bumibili ng items. Huwag yung basta-basta na lang tayo na pag nakita natin, order ka kaagad. Okay, wala namang problema doon sa mga pag-o-order mo kaagad. Basta yung kilala nyo po, yung pinag-order mo, para anytime, in case man ay may problema doon sa binili nyong items, ay pwede nyo pong ireklamo. Pwede nyo po silang balikan. Kaya lang, ang hirap po kasi sa iba, nagsibibay tayo online, hindi natin alam kung sino yung nagbebenta sa atin, kung ano lang yung nakita natin na post, order kaagad tayo. Tapos, ang problema pa, sa Facebook lang kayo nag-uusap, via Messenger, wala man lang contact number, pagdating po sa inyo, tatawagan lang kayo sa Messenger, pag dineliver, your order is driver is outside, please take your order. Okay. English poking dollar. Poking dollar. Kaya, ingat tayo. Kasi po yung ibang tao, wala po yun silang konsensya. Ang iniisip lang nila ay makabenta lang sa kanilang mga customer. Ang problema, okay sana, kung sasabihin gold man yung in-order nyo, ay gold din yung ibibigay. Ang problema, ang pinakamalaking problema, ay nag-order ka ng gold, is expected mo na gold. Pagdating sa'yo, ang binigay pala sa'yo ay passion. Yun yung pinakamasakit para po sa atin. Kasi po, tayo naman ay willing naman tayong magbayad kung magkano yung halagang ng in-order natin. Kaya lang, niloloko tayo ng pinagbilhan natin. Pag nagreklamo tayo, isang pindot lang, block na tayo sa Messenger. Wala na tayong habol doon sa kanila. Kasi wala naman tayong nakikitang pangalan or sino man yung nagbenta sa atin ay tiway na yung pera natin. Okay. Tips. Okay. May umorder sa online, ang in-order ay ganito. Okay. May nakalagay po na carats at saka yung grams na gold yung kanyang ino-order doon sa online. Okay. Yan po yung kanyang order. Okay. Isipin nyo muna yung halaga, kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kababayan ko na bumibili via online. Pag once na bumili kayo, halimbawa po gold yung binili nyo, ilang grams yan? Okay. At saka yung presyo. Okay? Kasi, doon nyo po ibabase kung magkano yung gramo ng gold na binili nyo, yung presyo. Doon nyo po pagtagpi-tagpiin. Kahit sabihin mo namang, magkano ba gold ngayon? Ang gold ngayon is almost 15 kg, ganito, ganyan. O ilang grams yung in-order mo? Ay 2 grams plus yung charge ng gawa pa niyan. Sorry. Halimbawa, 2 grams plus service charge. O halimbawa, tag 15 kg for grams. Halimbawa lang ha, hindi ko sinasabi. Halimbawa lang yon. Example. 1 gram is 15 kg. Plus yung gawa. Ibig sabihin, plus yung pag-making charge. Kasi ginagawa siya sa amin, making charge, yung paggawa. Okay.
ang ibang nagbebenta doon sa mismong store ng gold ay nag-a-add sila ng 6KD, 5KD, yung iba is 3KD. Depende po doon sa store na bibilan nyo. Pero kung nag-buy kayo sa online, halimbawa ako, hindi naman ako, wala naman akong tindahan ng gold. Ibig sabihin, pag 15KD per gram plus yung charge doon sa supplier ko, ibig sabihin, pag nag-charge sila ng, halimbawa ngayon, 5KD yung charge nila, ay 15KD per gram is, yung 1 gram is 20KD. Sample lang yan, ha? Sample lang yan. Okay. Halimbawa, kung 5KD yung charge nila pag sa gawa. Per gram is 15KD plus charge nila ay 5KD is 20KD, 1 gramo. Okay, halimbawa lang yon, sample lang yon. Okay. Ako, ibebenta ko sa inyo ng 25KD, minsan 24KD, yung 1 gramo. Kasi po, bakit? Siyempre ako, gusto kong kumita. O, magkano lang ba kita ko doon? Is 2KD lang sa 24KD. Halimbawa lang yon. Kasi ina-add ko doon is 4KD, minsan 5KD, depende po sa area ng customer ko na nag-order sa akin. Kasi halimbawa po, kinuha ko ng 20KD doon sa supplier ko, binenta ko ng 25KD, yung area naman niya sa Umayliman, area naman niya sa Jahara, is 3KD po yung charge ng driver ko. Kung medyo malapit lang, is 24KD bigay ko. Tapos, yung 2KD sa driver po, 2KD po napunta sa akin. Okay. Ganun po yung sa amin na tawag nito, pagbibenta. Okay. Okay, ito na. Side naman tayo sa mga disadvantages, bakit mga ganun naluloko tayo. Okay. Halimbawa po, kasi based on the experience sa mga iba rin aking naririnig. Okay. Nag-order ka ng ganitong gold, ganitong design. Okay. Yung naka-post po doon sa kanilang page o sa kanilang Facebook ay ito po yung design. Yan po yung design. Siyempre, ikaw, gusto mo yung ganong design, nag-order po kayo. Ilang grams yun? Okay. Halimbawa po, ang gramo noon is 2.7. Is pa sa 2 grams. 2.7. Tapos yung presyo na binigay sa'yo is nasa 30KD lang. Okay. Halimbawa, yung isang gram mo is 15KD per gram. Yung gram na nakalagay doon sa post nila is 2.780. Is ita times mo yan plus yung charge. Okay. 2.780. Okay. 2.780, magkano na yun? Almost, siguro 50KD. Palagayin, hindi ko kasi alam kung paano talaga compute. 2.780 times 15. Okay. 41.7. Okay. Yun yung presyo kung sakaling tag 15KD. Yung per gram. Okay. Plus yung service charge. Ibig sabihin service charge, lagi talaga yung may service charge kasi yung paggawa. Kasi yung, ibig sabihin, ng gram na yun na sabing 15KD, halimbawa, is yun yung presyo ng gold. Gagawin pa yon. Eh, finished product na yung binenta sa'yo is plus pa yung charge. Halimbawa, per gram is 5KD plus pa ng per charge. Okay, halimbawa, binenta sa'yo ng 53KD. Halimbawa lang yon. Okay. Ang problema, sorry. Binigyan ka ng presyo ni online na 30KD. Siyempre, ikaw naman, nakikita mo sa post na yung nasa post is wedding ring, dalawang piraso na is 2.7 grams. Ang presyo is 30KD. Siyempre naman, ikaw naman, eh sige, order ako nyan. Order na kaagad ako, deliver mo kaagad bukas. Okay. Siyempre, ikaw naman, gold na yon. 2.780. 30KD lang yung presyo sa'yo. 18 carats na. O, siyempre, saan ka pa nun? Ang problema po, yung order mo ay ito. Okay? Nung dumating sa'yo, ay yung binigay sa'yo is ganito. Ganito.
ganito po yung dumating sa'yo. Okay? Hindi nyo masyado nakikita. Yan. Ito po yung dumating sa'yo. Okay? Pero yung order mo is ito. Okay? Ito yung dumating sa'yo. Okay? Ito, totoong gold. Kasi yun yung post mo, totoong gold. Yung dumating sa'yo, ito. Ganito yung binigay. Ang problema, nagtataka ka, saan ba makikita dito yung carats? Eh, wala naman nakalagay. Kung ano man yung nasa loob, wala mang nakalagay. Is plain na plain po. Maliwanag pa sa bagong ahit yung binigay sa'yo na sinasabing 18 karat gold, wedding ring na gold. Okay. Ngayon, nagtataka ka, saan ba natin makikita dito kung totoong gold ba o hindi? Okay? Tingnan nyo po. Ganito po yung binigay. Pero yung order mo, ito yung order mo. Pero yung dumating sa'yo, ito yung order mo na binigay nila. Once po na yung gold na sinasabi nila ay wala pong nakalagay dito na initial o serial number or ministry stamp, is ibig sabihin PK po yan. Okay. Pag ganito po na mga singsing na wala pong nakalagay na stamp or karats man lang dyan, PK po yan. 100% PK po yan. Okay. Ito, meron akong singsing. Papakita ko sa inyo. Itong sa aking singsing, ano lang to, bababa lang to. Ayan o, 750. Makita, hindi kasi adong nakikita. Ito, may nakalagay dito sa loob. May nakalagay dyan sa loob na 750. Ito, 750. Okay? Hindi makikita. Ano ba yun? Hindi nakikita. So, may nakalagay dyan. Ayan o, 750. Kaya, yung totoong gold po, ay may nakalagay talagang serial number dyan or kung 18 karats, may nakalagay na 750. Tapos, mayroon pang iba dyan na palatandaan na may gold. Mayroon siyang, parang alam mo yung parang, alam mo yung magpapamarka kayo ng kalabaw na yung sinusunog yung bakal tapos ginaganon dun sa puwitan. Diba? Pag sinunog yun, nagmamarka siya. Kumbaga, hindi na yun nabubura. Parang ganon siya. Mayroon nakalagay dyan na parang nagkulay itim. Mayroon dyan, nakalagay dyan. Pag totoong gold, kasi stamp po yan. Ang tawag po dyan ay stamp. Okay. Yun po yung tatandaan nyo. Hindi po kagaya nito na pag once na binigyan kayo ng gold, is gold na yun. Hindi po. Kailangan po mayroon kayong palatandaan kung ano ba yung gold, saka hindi. Kagaya niyan, super clear po, wala po siyang nakalagay kung ano man yung carats or 750 or stamp man lang dyan or UAE o SG, wala. Is 100% po, is PK po yan. Kaya, kawawa naman. Ako, hindi po ako naninira ng mga ibang nag-online, pero maging patas lang po tayo sa ating mga customer kasi yung pera na pinambili ng ating customer, pinaghirapan po yan. Expected po nila na makakabili sila ng ganong bagay para po, hindi lang po sa sarili nila. Halimbawa yan, binili nila sa'yo yan. Yun yung gagamitin nila. For example, single yung na bumili sa inyo. Yun po yung gagamitin nilang wedding ring kasi magpapakasal sila. Very disappointed po talaga. Kasi expected niya na yung in-order niya para po sa kanilang mag-syota or sa kanilang mag-asawa. Pero yung binigay niyo is PK po. O di ba kayo nakokonsensya? Hindi kayo nakokonsensya sa tao na totoo naman na nag-buy sa inyo kung magkano yung halaga. Dapat huwag kayong manloko ng kapwa kung magbebenta kayo. Kasi po, yung pera po na binili po ng tao ay pinaghirapan po yan. Hindi po yan kagaya lang ng isang minuto lang nang pinulot niya yung pera para bilhin yung isang gamit. Isang buwang pinaghirapan niya ng tao para lang makabili ng gamit na yan kasi mayroon siyang pinaghahandaan para po sa kanyang, sabi mong minamahal niya sa buhay. Gusto niyang iregalo. Paano ngayon? Expected niya na gold. Pagdating pala, binideliver niyo ganito. Peke po yung binigay nyo. So, anong feelings nung tao, di ba? Kaya maawa naman kayo. Please lang po.
maawa po kayo sa mga taong bumibili ng maayos. Kaya minsan din po, hindi natin masisisi yung iba. Na yung mga ibang mga nagbebenta, niloloko din ng mga bumibili. Okay? Pero kadalasan po talaga ang biktima, yung mga customer. Kaya kawawa po talaga. Kaya, payo ko sa aking mga kababayan, before po tayo bumili, kailangan po, kilala nyo po yung pinagbilihan nyo para in case po na iba man yung binigay sa inyo, kung hindi man totoo yan, pwede nyo po silang balikan or after po, pwede nyo po silang i-complain kung ano man yung binigay sa inyong items na hindi man yun akma doon sa inyong binili. Kaya, sana po, ito po ay isang magiging aral po sa ating mga kababayan na pares lang naman po tayo naghahanap buhay dito, nagkayod tayo ng gusto para lang makabili ng isang bagay. Ito po, yung mga peke po yan. Dito, tagwa 1K di lang po namin binibenta yan. Tagwa 1K di lang. Samantalang, yung nagbenta sa'yo, is 30K di binenta sa'yo. Ito yung binigay. 30K di. Bininta sa'yo, ito 30K di. Tagwa 1K di lang dito yan. Dito sa amin is kasi ito, passion lang po to. Passion lang po yan. Pero pag hindi po kayo marunong tumingin kung ano yung totoong goal, maluluko po kayo. Okay? Maluluko po kayo. Kasi talagang ito, pag hindi po kayo marunong tumingin ng gold, is talagang ito maniniwala kayo na gold to. Okay? Kaya po marami talagang nanluluko dyan or naluluko dito sa mga plated-plated na yan. Kasi po, hindi po nila sinasabi yung totoo. Piki po yung binibigay sa inyo. Kaya beware po sa mga kababayan ko po na bumibili ng mga gold. Gold lang dyan. O sino man yung pinagbilihan nyo, dapat po next time bumili kayo doon sa mga taong kakilala nyo po para anytime po na mayroon mang problema or niloko man kayo ay pwede nyo po silang balikan. Okay? God bless po and thank you very much po. Sana po mayroon po kayong konting aral na po nakukuha po sa aking pagsasalita ngayon. Hindi po to para sa akin, para po sa inyo. Para po next time ay hindi na po mangyayari sa inyo kung ano man yung nangyayari nung una. Okay, God bless po and thank you very much. Thanks for watching. Thank you.